paano nga ba yung pagbasto ng pandesal. Pinaka-basic lang po ito na paraan. Maaring maraming pamamaraan sa pagbasto ng pandesal, pero isa lang po ito sa maaari kong ituturo sa inyo. Ngayon, once na cut nyo na yung dough ng pandesal nyo, kailangan ganito lang kapal. Huwag masyadong makapal yung masa sa pag-cut, sa pag-slice. Kailangan sakto lang. Ipa-plat natin ito. Pinaka-basic lang po ito. Dahan-dahan lang po yung turo ko sa inyo ngayon. Ngayon, itutupi niyo yung pinakadulo. Kung gusto niyo naman para maano talaga kayo, iganon niyo yung dulo niya para malak. Pinaka-basic lang po ito ng pamamaraan. Ngayon, once na nalak na dito lahat, yung dito, itutupi niya po yan. Parang i-roll nyo, parang Spanish. Ngayon, parang nag-roll lang kayo ng sigarilyo, ng papel. Yan. Tusok, ikot. Tapos, dito, ganyan. Ngayon, dito, ito lang yung iikot natin, ha. Ikot, ikot, tas tulak. Ikot, ganun. Ikot, ganun. Tapos, ganun naman. Ikot, ikot, ganun. Ikot. Huwag nyong sabayin, ha. Mauna lagi ito. Pag-ikot, yan. Tapos, once na na-roll nyo na lahat, ipapagulong nyo na sa breadcrumbs. Yun. Once na-roll nyo na, syempre, pantayin nyo sa pagbas. Ito yung pinakapay. Tapos, i-roll natin siya sa breadcrumbs. Yan. I-roll lang natin siya sa breadcrumbs. Ito na po siya. Pangalawa, napaka-basic lang po nito. Kasi simple lang. Lagi niyong tatandaan, marami po yung pamamaraan sa pagroon ng pandesal. Isa lang po ito, ha. Para mabilis yung masundan, ilalak mo dito. Para hindi bumuka yung pandesal nyo, yung purpose nito. Ngayon, i-ano natin siya. Dito, yung dulo, dito tayo magsisimula. Huwag tayong ipaganon. Mag-roll tayo dito ng paunti lang. Huwag nyong i-ganon natin. Iwasan natin ito pa i-diretso. Kailangan i-roll natin siya. Yan. Once na umikot na siya, ito yung daliri. Pili tatlo, pili dalawa. O. Isagad natin pa ganyan, ha. O. Kailangan pa ganon. Pa-position natin. Pa ganon yung position natin, o. O. Tapos, sila. Ganon. Ikot, ha. Yung kamay dito lagi yan. Pag ikot, kailangan masikip to, ha. Masikip para siksik yung pandesal nyo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ikot. Pwede dito, pwede dito. Basta ikot nyo lang to. Ikot na ikot, oh. Kailangan ito masikip, hindi yung igaganon nyo lang, hindi pwede yung touch lang, kailangan may pwersa din. Ganon din sa pag-ikot, ganon din sa pag-lock. Ito yung lock, ha. Yung isang kamay natin, yun yung lock. Tapos papagulong natin sa breadcrumbs. Para yung pandesal nyo hindi bumuka. Ngayon, flat naman natin. Yan. Tapos ito. Oh, tingnan nyo, ah. Manipis. Tapos dito, pwede nyo tupiin. I-flat ng kamay nyo, pwede yan. Para siksik. Tapos yung dulo dito, ah. Dulo, dito iikot nyo yan. Parang sasalubungin natin sa pag-ikot. Ngayon, once na naikot na natin siya, nakasimula na tayo sa pag-roll. Yan, oh. Ikot, tulak. Titingnan nyo lagi ito. Ito yung iniikot ko, ha. Ito lang yung pang-lock. Yan. Dahan-dahan lang para masundan nyo. Okay.
Pwede ito, pwede ito. Maraming pamamaraan yung pag-roll ng pandesal. Tapos, diretso na natin siya pag-gulong sa bread crumbs. Okay, puto naman tayo sa pangalawa. Puto naman. Pero sa aming mga baker, mabilisan po yung pag-roll namin, hindi po ganitong pamamaraan. Pero isa lang po ito sa maaaring yung matutunan, lalo na nagsisimula pa lang kayo sa pag-roll ng pandesal. Kasi napaka-basic lang po nito. Kailangan yung pag-ano nyo naman pantay. Pantay yung pag-roll nyo. Kung saan yung makapal, kailangan pantay talaga siya. Walang malaki, walang maliit sa pag-roll ay sa pag-roll niya na naman. Kasi ito po yung pagbaston. Isang pamamaraan po ito na maaari nyong matutunan sa pagbaston ng pandesal. Ituturo ko lang sa inyo kung paano nga pa gawin ito. Kasi yung iba, ito yung problema nila. Bumubuka yung pandesal nila. Kailangan masikip. Masikip talaga ito ha, o. May pwersa yung pag-ikot. Ito yung iikot natin. Pag ikot niyan, ididikit natin dito hanggang sa magdugtong siya dito ha. O. Pansin nyo, ikot siya. Sa pag-cut naman ito, marami, mayroon na po akong video tutorial kung paano nga ba magputol ang pandesal. Ito po, ipapakita ko lang sa inyo kung paano yung pagbaston. Napaka-basic. Mabilis yung matutunan. Kahit nakatikit yung mata nyo, pagkabisado nyo na to, wala akong problema. Kailangan sa paggawa ng pandesal, hindi perfect nakatimpla ka na, kailangan maganda yung presentable yung pagkaputol niya, pagkabaston. Pantay, hindi yung bara-bara yung pagputol. Pati rin yung pagbaston, kailangan pantay yung laki, yung size niya. Pantay yung size at saka shape ng pandesal. Ngayon, dito, halimbawa, ito manis. 1, 2, 3, come on! Ito lang nga, dito yan. Tapos, para lumayas ko natin. Maglagyan ko ang ako, dito. Pagawa natin sa mga lang. Para pag-ibig natin din, dito pa lang. Come on! Come on! Tapos, papagulong natin ito sa breadcrumbs. Ito na po yung pandesal natin. Ngayon, ang iba naman, ginagawa na yung iba, pinapantayin dito. Kapag magdi-display lang ako dito ng tatlong piraso lang. Papagita ko lang siya. Kung tawagin naman ito, bamboo pandesal. Tawagin, pantay yung pagkabaston niya. Yan. Tapos, ikakat natin yan. Tatanggalin natin yung ito naman, pili naman natin ito i-roll panis-panis. Tapos gagawin tayo ng size. Alam na kasi namin yung sukat nito. Ngayon, okay. Isang putol, tatlong yung labas. Ito na po yun. Ito na po siya. Salansan na natin sa tray.
dyan. Ngayon, hanggang dito na lang tayo. Sana may natutunan kayo sa ating munting YouTube channel. Lagi lang ugaliin na mag-subscribe para araw-araw updated kayo sa aking mga bagong video. Salamat, ingat kayo lagi.